Marami sa inyo ang nagtanong sa mga previous videos natin kung paano nga ba gumawa ng maramihang perfume or cologne. Ito na po ang inyong hinihintay. This is Ron again and you are watching Ron Santos TV. Here we go! Let's get started. Nasa video na po mismo yung mga raw materials na kakailanganin ninyo. Tignan nyo na lang po siya. This is very specific kung gaano karami siya for this specific measurement. So meron nagpagawa sa atin ng for giveaway para sa debut sa 18th birthday. This is 2,500 ml. Kaya malaking tulong ito para sa mga naghahanap kung paano nga ba nyo didiskartihan yung paggawa ng maraming perfume or cologne. Dito sa aking measurement, gumamit lang ako ng isang 3.5 na canister na pagmimixan ko ng lahat ng mga raw materials. Pwede nyo rin gawin to, guys. Make sure nyo lang na malinis yung gagamitin ninyo. So ganun nga lang siyang kadali, guys. Tapos na natin gawin ito. I-mix lang nating mabuti and pagkatapos nito, isali na natin sa ating mga amber bottles. In this video, wala na akong amber bottles na available kasi puno rin ng mga perfume natin. Gumamit ako dito ng mga empty bottles like yung mga GSM bottles. Pwede yan. Make sure nyo lang nalinisin yung mabuti, isanitize nyo yung mabuti bago nyo gamitin. Or patuyuin yung mabuti bago nyo isalin yung inyong mga perfume mixture. And since these are transparent bottles, mahalaga na makover natin ito ng something na makapag-deflect ng light, kagaya ng plastic or ng mga eco bags bago natin siya i-store sa ating mga fridge. After 3 to 7 days or after mo siyang i-age, ay pwede mo nang i-bottle ang iyong cologne or perfume mixture kung saan mo man siya ilalagay. In my case, gumagamit ako nitong PET bottle na ito. So far, makapal naman ito at okay lang ito dito kasi nga ito ay 5% fragrance oil lang naman. And matagal pa rin itong mawala kasi yung ginamit kong scent dito is warm vanilla. So somehow woody scent siya, matagal din siyang mawala. It would take like 6 to 12 hours, depends on the body chemistry. Since souvenir or giveaway nga po ito para sa debut, nag-print po tayo ng sticker. Pati po itong mismo sticker na ito ay dini-DIY lang po natin sa Canva. Kung gusto niyo po matutunan kung paano gumawa ng DIY Canva sticker, ay pwede ko po kayong turuan. Mag-comment lang po kayo sa baba on how to para alam ko kung gagawa ba tayo o hindi. Ito na nga po ang ating finished product. Sana po ay nagustuhan nyo. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. This has been Ron, and see you in our next vlog.